ang mabuting balita para sa araw na ito. Magandang buhay, mga kapanalig! Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Atin ang pakinggan ang mabuting balita mula kay San Marcos, Kabanata 6, Talata 17 hanggang 29. Si Herodes ang nagpahuli kay Juan at ipinakadena ito sa kulungan dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Pinakasalan ni Herodes si Herodias at sinabi ni Juan kay Herodes, "Hindi mo pwedeng kasamahin ang asawa ng iyong kapatid." Talaga ngang matindi ang galit ni Herodias kay Juan at gusto niya itong patayin. Iginagalang ni Herodes si Juan kaya pinananatili niya itong buhay. Nalilito matapos makinig kay Juan, gayon may gusto pa rin niyang marinig ito. At nagkaroon nga ng pagkakataon sa kaarawan ni Herodes nang maghanda siya. Pagkapasok ng anak ni Herodias, nagsayaw ito at nasiya naman sa kanya si Herodes, sinabi ng hari sa dalagita, "Ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo, kahit na ang kalahati ng aking kaharian." Lumabas ang anak at tinanong ang kanyang ina, "Anong hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista." Agad niyang pinuntahan ang hari at sinabi, "Gusto kong ibigay mo sa akin agad ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandeha." Nalungkot ang hari dahil sa sinumpaan niyang pangako sa harap ng mga bisita, ngunit ayaw niyang tumanggi. Kaya inuutos ng hari sa isang niyang gwardiya na dalhin si Juan. Pinugutan nito si Juan sa kulungan. Inilagay sa isang bandeha ang kanyang ulo. Ibinigay sa dalagita at ibinigay naman ito ng dalagita sa kanyang ina. Mga kapanalig, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po ay si Father Tony Atoli ng Society of St. Paul. Isinulat ni Father Raymel Ramos ng Society of St. Paul ang pagninilay sa Ebanghelyo. Paano ba natin masasabi na ang isang taong may isang salita? Sa ating Ebanghelyo ngayon, may dalawang taong bumitaw ng salita, si Juan Bautista at si Herodes. Alam na alam ni Juan Bautista na sa kanyang pagsasabi ng totoo, sa kanyang binitiwang salita tungkol sa maling pagsasama ni Herodes at Herodias, pwede siyang mamatay. Pero nanindigan siya sa kung ano ang tama. Binangga niya ng buong tapang ang pinakamakapangyarihang tao, si Haring Herodes, at ang kanyang asawang si Herodias. Dahil sa kanyang katapangan sa pagsabi ng totoo, pinugutan siya ng ulo. Sa kabilang banda, si Herodes naman nagbitiw ng pangako kay Salome at pinanindigan niya ang pangakong ito kahit alam niya na ito ay mali. Ayaw niyang masira ang kanyang pangalan. Ayaw niyang malaman ng iba na wala siyang isang salita kahit ang kapalit nito ay buhay ng isang marangal at mabuting tao at alagad ng Diyos na si Juan Bautista. Sino ang may isang salita? Si Juan ang may tunay na salita. Ang buhay ni San Juan Bautista ang isang buhay na punong-puno ng katapangan, samantalang ang buhay ni Herodes simbolo ng karuwagan. Kapwa may isang salita pero sa iba't ibang paraan ginamit. Naway, tularan natin ang halimbawa ni Juan Bautista. May isang salita at nanindigan sa kung ano ang tama. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa hanay ng ating mga prioridad at pinagkakabalahan, unahin natin lagi ang Diyos.
nang mapuspos tayo ng kanyang banal na espiritu na isabuhay ang turo ng Ebanghelyo. Inyong napakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Pauline's Radio. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. Church and we are young, that's why we're there.